Kaligtasan ng bayan, laging inuuna yan. Pangalawa, ang aking pamilya. Kaligtasan ng bayan ko, kaligtasan rin ng pamilya ko. At hindi lang yon, kaligtasan rin ng pamilya mo. Mga inggiterong basher, wala akong pakialam sa inyo. Stay bobo! So, good morning mga tol. Kakagising ko lang. So, this day, ito sana yung fight day ko sa Battle of the YouTubers. Pero may laban na ako mas importante kaysa sa Battle of the YouTubers. So, 7:04 a.m. Wednesday, February 23, court hearing ko ngayon kasi ako ay isa sa mga arresting person. Actually, ako lang ang arresting person ng hold-upper na hinuli ko nun sa mang inasal, yun ang hold-up sa kapatid ko na mga, eto ah, magmumura ako, pasensya na, ng mga putang inang nagpakalat ng fake news na nagwala ako sa mang inasal. Yung mga walang kwentang tao na nag-take ng video, hindi naman alam ang kwento, sinabi sa caption, lalo sa TikTok kumalat na nagwala daw ako. So, i-play lang natin yung video nung panguhuli ko muna na hinusgahan ako ng mga tao. Nagumawa ako ng mabuti para sa taong bayan. Nang huli ako ng isang notorious na hold-upper dito sa Pampanga. At malaking grupo sila at natimbog na ang iba sa kanila. Eto. Mga tol, napanood nyo yung nangyari kanina doon sa dating inuli kong hold-upper na notorious hold-upper, carnapper, tsaka gun assault. Marami silang kaso na iba't patong-patong at iba't ibang lugar dito sa Pampanga. So nahuli ko yung isa at ako ang arresting person niya, yung hold-up sa kapatid ko at yung iba sa mga grupo nila natimbog na at yung iba nawawala at namatay na. At maraming salamat sa tulong ng kapulisan natin, no? Ayan. So, walang hiya ka. Sino ka man nag-post dito sa TikTok na to na ay kinalat ang fake news na ako'y nagwala lang. Napaka walang kwenta mong tao ka. Ngayong araw na to, 7:36 na, February 23, punta na ako sa bahay pero sama-sama kami nila ma'am sa court trial at ako ang magiging arresting person yo. Kaya sa mga basher ko dyan na sinasabi na duwag ako sa Battle of the YouTuber, may mga importante akong lakad. Hindi katulad ninyo, mga wala kayong kwenta. Stay bobo. Kasi bobo talaga kayo mga basher. F*** you. So ayun guys, 7:45, February 23. Andito na tayo sa bahay nila ma'am, 7:45 in the morning. No? Tayo ko sila, they are getting prepared. Siyempre, sama-sama kami sa court hearing ng kapatid ko. Kasi siya yung complainant, tas ako yung arresting person. Dun sa old upper rin. Kaya natatawa na lang ako dun sa nagkalat ng fake news na video ko nung hinuhuli ko yung hold-upper na siyempre, masasabi natin na may pagwawala akong nangyari. Pero that is the whole story out of it. Nauna kasing sumuntok yung kapatid ko kasi
Bigla siyang sumigaw, "Kuya, yan yung nanutok sa akin ng baril. So hindi ako nakapagpigil. Eh paano nga ako napatay niya nun yung kapatid ko? Eh hindi ako nakapagpigil pag sasapakin din yung holdapper na yun, no?" Antok na antok pa mga tolong. Ayan, no? Yan yung nag-complain. Complain na. Then, pupunta natin yung hearing. Awang arresting person. Ayan. Ito po. Makikita na lang namin yung pulpulan na nanutok ng baril dito. Pulpul talaga yun. Mga tol. Ang salary ng cellphone. Nakinold up. Ito. Evidence mo. Para ito ang dirty. Paloko. Na guys, malapit na kami sa korte. Ayan na Angeles City Trial Court. Ba't yun yun? Ayan na. Yo. Papasok na kami. Ayan o. Chief Justice Jose Abad Santos, Hall of Justice. Ah, ano mga basher? Arresting person ako sa isang court trial ngayon, mga uli. Ano? Grabe guys, ang ganda ng ano? Ng trial court ng Angeles City. Tapos may Brad pa akong pulis dito. Brother. Hey, brother. Ay, ano? Hey, brother Jarby, ayan o. Ano ba? Yung nang-hold up no, na arresting person ako, tol. Hindi, tol. Ayan, so, ayan, ang ganda ng forte dito. Di ba? May brad pa akong polis dun, ayan, mama ko. Hindi makalakad na mabuti, tabatsoy kasi. Di ba? Special yung, ano dito, court trial dito sa Angeles City. Parang hotel. Di ba? So, ayan, mga tol. Dito tayo sa trial court branch ng 114 ang Judge Rodrigo Del Rosario. Ang mas. Ayan. Pero masaya ako kapatid ko pagka kumbari ng mga puyat yan. Puyat ka bro, puyat. Espray ng alcohol guys. So ayan, kakatapos lang nung arraignment nung inuuli kong old upper. Ang kapal na mukha, harap-harapan sa harap ng judge. So ayan mga tol, ano masasabi mo? At nakita mo na naman yung kulugo. Ano masasabi mo tol? Ha? Dapat sinapak natin ganun. So ayan mga tol, kakatapos lang ng court trial natin kanina. Nagutom ako, kumain ako sa SF, kasama ko na si Buntis. Ano Buntis, ano masasabi mo? Di masarap. Di masarap yung pagkain. Kaya ito maglakad ang tunay na siga. Yun no? Ano? Kaya na maglakad ang siga, oh. Ngayon, saan tayo pupunta Buntis? Ultrasound. O sige, tara pa, ultrasound muna tayo. Daan-daan lang, ha. Tara na. Ay, andiyan na pala yung sasakyan ko. Walang yun. Ayan na pala. Lumalagpas pa ako sa sasakyan ko. So, ayan mga tol, no? Dito ako sa isang birthing home. Ayan, family planning. So for the meantime, we were still waiting para sa doktor i-ultrasound ngayon yung baby labs ko, no? Update ko kayo mamaya. Sana healthy yung bata, di ba? Excited na kasi ako magka-baby talaga, mga tol. Excited na ako magkaroon ng Billy Jack Jr. na gwapong katulad ko. So dito mga tol, hindi na ako pinayagang pumasok ng doktor. Ayan, ang Bebe Labs ko na lang ang nagte-take ng video. Kaya pagpasensyaan nyo na. At nabawalan din siya mag-take ng video ng ultrasound. Pakinggan nyo ang sasabihin ng doktor. Skip na natin to. Pero yung dulo lang din ang lahat.
Doxin din siya kanina, CLS OB. Ito sila. Ito siya. Bawal mag-video. Bawal po? So ayun mga tol, ito na yung ultrasound ng bebe ko, no? So 5 to 6 weeks na siyang pregnant. And thank God, at least magkakaroon na ng Billy Jack Jr. Ito talaga ang totoong dahilan bakit hindi ako makakalaban sa Battle of the YouTubers. Kasi unang-una sa lahat mga tol, ha, may court trial ako kanina. Isa ako, hindi, ako lang ang arresting person dun sa holdupper na hinuli ko sa Mang Inasal na napanood nyo kanina na ikinalat na fake news sa TikTok na nagwala daw ako ng mga ususerong chismoso, mga walang kwentang tao na may maipost lang dahil sikat ako, gagawan pa ng kwento. Mga bobong stupidong tarantadong hinayupak tong mga to. Ha? Ako hindi ako nagbibiro, babalikan ko naman ngayon, dali nyo lang itrace dahil nga nakapost na kayo sa social media, lalo na sa TikTok, ang dali lang yan, tuntunin mga tol, ako nagsasabi sa inyo. Tapos, pangalawa, pregnant pa yung bebe loves ko. Siyempre, priorities first. Alangan naman, unahin ko yung Battle of the YouTubers. Unang-una sa lahat kanina, kung hindi ako nag-attend ng court trial kanina, arraignment yon, di-dismiss na yung kaso nang sinampahan namin ng kaso. Gets nyo? At yon ay holdupper. Notorious na holdupper, magnanakaw, karnapper, at namamaril ng tao dito sa Pampanga. Palagayin nyo, kung hindi ako nag-attend, inuna ko tong Battle of the YouTubers na yan, di nagkalat na naman ng criminal dito. Diba? Kasi sa inyo, mga basher kayo, hindi nyo naman alam yung nangyayari sa buhay ko, pilit kayo nagsisiksik sa buhay ko. Well, sabihin ko sa inyo, huwag kayong usisero, ayusin nyo muna yung buhay ninyo bago kayo magkomento sa buhay ng iba. Kasi sa totoo lang, lahat ng basher, real talk lang, mas bobo kayo sa binabash ninyo, mas mababa ang level ninyo sa mga binabash ninyo, at mas wala kayong kwenta sa mga taong binabash ninyo. Kasi inggit kayo, yung mga inggiterong basher, wala akong pakialam sa inyo, stay bobo. Yan ang masasabi ko sa inyo, magpakabobo kayo dahil bobo talaga kayo. At kayo ang tunay na cancer sa mundo, mga gago. Tangina, magpapakatutuwa ako sa mga bobong tao. Well, ako, matured akong tao. Ha, kumpara naman sa inyo na mga keyboard warrior lang. Ako, nandito, inuna ko ang priorities ko. Unang-una para sa bayan, pangalawa sa aking tinatayong pamilya. Panghuli na lang yung Battle of the YouTuber. Ano ba yan? Yung trabaho, nandyan lang yan. Pero yung kaligtasan ng bayan, laging inuuna yan. Pangalawa ang aking pamilya, kaligtasan ng bayan ko, kaligtasan rin ng pamilya ko, at hindi lang yon, kaligtasan rin ng pamilya mo. Pasalamat na lang kayo, isa ako sa mga YouTuber na matatapang at nanguhuli ako ng mga kriminal, mga literal na kriminal, mga mamatay tao pa. Ha? Kaya, huwag nyo akong binabash dahil wala kayong tira sa mga basher ko, gumawa muna kayo ng mabuti sa bayan ninyo. Ha? Husga kayo ng husga, yung sarili nyo nga, hindi nyo kayang ayusin, hindi nyo kayang husgahan. Kasi nga, pinanganak kayong bobo. Hindi malayo, kayo pa yung mga maging kriminal dito sa lipunang ito. Hindi ako magtataka, may mga basher akong huhulihin pagdating ng panahon. At sige, keep typing, daragin mo ko. Pag ako, pinagtuunan kita ng pansin, gago. Ako nagsasabi sa'yo, mahirap kalaban to, ulul. Para sa'yo, basher. Pero sorry ha, maraming salamat pa rin sa ating mga solid supporter dyan ng Billy Jack Sanchez. You wanna know why? Don't forget always to subscribe my other social media accounts such as TikTok, Instagram, and Facebook. My newly Facebook page na itinayo ko, the Billy Jack Gaming. Maraming salamat talaga sa lahat ng mga sumusuportang solido dyan, ang mga Billy Jack Sanchez. You wanna know why, no? At pagpasensyahan nyo na ang aking pagmumura. At pasensya na naman sa naging estilo ko, ha, sinasampal ko lang ng katotohanan itong mga basher na hindi na natuto. Dati, may mga basher kasi ako na naging supporter ako at naiintindihan ako. Maraming salamat sa inyo. At talagang sinuportahan nyo na ako at nakita nyo ang totoo ng aking pagkatao. Pero sa mga iba na may masabi lang sa kapwa nila, well, stay bobo, gago. Yun na lang masasabi ko. So anyway, I'm not hating. And I always say, don't hate, spread love and educate. That's why, this is the form of education para sa mga keyboard warriors at mga basher ng mga walang kwenta ang pagkatao. Be educated. I don't hate. Kasi lagi ko sinasabi, don't hate, spread love and educate. And I hope, in each and everyone's heart, there will be light. Alright? Alam niyo ba yun?
I hope there will be light in each and everyone's heart. Sorry, bulol-bulol na, pero yun na ang punto ko. So this is Billy Jack Sanchez saying, before signing off, thank you so much for your support. I love you all. Peace out, yo.